The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Some Sadducees, those who deny that there is a resurrection, came forward and put this question to Jesus, saying, Teacher, Moses wrote for us, if someone's brother dies leaving a wife but no child, his brother must take the wife and raise up descendants for his brother. Now there were seven brothers. The first married the woman but died childless. Then the second and the third married her, and likewise all the seven died childless. Finally, the woman also died. Now, at the resurrection, whose wife will that woman be? For all seven had been married to her. Jesus said to them, The children of this age marry and remarry, but those who deemed worthy to attain to the coming age and to the resurrection of the dead, neither marry nor are given in marriage. They can no longer die, for they are like angels, and they are the children of God, because they are the ones who will rise. That the dead will rise, even Moses made known in the passage about the bush, when he called Lord, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And he is not God of the dead, but of the living, for to him all are alive. Some of the scribes said in reply, Teacher, you have answered well, and they no longer dared to ask him anything. Dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ang kamatayan. Ang kamatayan po ba ang dulo? O ang kamatayan po ba ay isang transition? Madalas natatakot tayo sa kamatayan dahil iniisip natin, unang karamihan, na lahat ng mga bagay ay matatapos sa kamatayan. Wala nang after. Kaya nga, obsessed tayo sa paggawa ng mga legacies. Dapat matandaan ako na ako ang nagpagawa nito. Diba may iba? Nagpagawa lang ng lutuan, nilagyan pa ng mukha nila. Ganun po tayo ka-obsessed sa legacy na maalala tayo ng ibang tao. Kaya naman, sa ating ebanghelyo, obsessed na obsessed ang mga Saduceo na dapat ang isang lalaki magkaroon ng isang legacy, magkaroon ng isang anak. Kaya nga, base sa batas ni Moises, kailangang asawahin ng iba pang mga kapatid ang babaeng walang anak para magkaroon ng legacy ang kanilang nakatatandang kapatid na namatay. Pero, actually, itong mga Saduceo, hindi naman po sila naniniwala na may buhay na walang hanggan. Hindi po sila naniniwala na tayo ay muling mabubuhay.
Sa kanila, we only have one life. At kapag namatay ka, wala na. Kaya nga, you should enjoy your life today. At the expense of not bothering to prepare for tomorrow. Kaya naman mga kakabsat, ang sinasabi sa atin ng Panginoon ay hindi. May buhay pagkatapos ng kamatayan. At doon, sa buhay na yon, hindi mo nahahanapin kung sino yung asawa mo. Kasi lahat tayo magiging pantay-pantay na anak ng Diyos. At ang focus natin, wala na sa kung sino ang katabi natin. Ang focus natin, nasa Diyos lamang. Kaya nga, parang tila natatawa ang ating Panginoon. Anong pinagsasabi nyo? Bakit nyo tinatanong kung kaninong asawa pa yan? Kaya nga, di ba? Kapag tayo, nagpapakasal tayo, ano ang ating sumpa? Until death do us part. Ang kasal po, valid lang hanggang sa may mamatay na isa. Kapag namatay na yung isa, tapos na yung kontrata ng kasal mo sa kanya. Kaya naman palagi ko pong ina-advise sa mga nag-aasawa, huwag nyo namang patayin ang inyong asawa kapag naiinis na kayo. Kasi di ba yung iba, ay, Pader, lulutuan ko na lang siya ng lason kasi ayoko na sa kanya. Huwag namang ganun. Sa interview, tinanong namin kayo ilang beses, pinilit ba talaga kayong mag-asawa? Ginusto nyo ba talaga siya? Baka may other options pa. At palagi niyong sinasabi, hindi, Father, siya lang po talaga. Siya lang po talaga ang mahal ko. Sa kanya ko lang po talaga ibibigay ang legacy ko. O sige, yan ang ginusto mo. Huwag mong hihiwalayan yan, ha? Huwag mong papatayin yan. Huwag mong sasaktan. Pinili mo yan eh. Kaya naman, mga kapatid, ang hamon sa atin ng Ebanghelyo ay ano ba ang nais na gawin natin sa buhay nating ito? Nais ba nating mag-enjoy lang at matapos ang enjoyment sa kamatayan? O mag-enjoy tayo at mag-transition sa kaligayahang walang hanggan? Kaya sana po, huwag nating isipin kung anong gagawin natin sa langit. Ang isipin po natin, papaano tayo makakapasok sa langit.